yung gamit natin sa conversion is si Canary Garbax o yung tinatawag namin na baki-baki. So, ibig sabihin yung rack end na original hindi natin ginalaw. So, yung ating unit is power steering na din. Yan o. Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating susunod na video uploads kagaya ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating tag 260 na Mazda Wagon 4x2 automatic transmission, K6E engine, 660cc, 63 horsepower, 12-valve EFI or fuel injected, 3-cylinder inline. So, ito yung ating unit. So, yung ating kulay ng ating unit is kulay yellow. So, check natin. Meron tayong Mazda na emblem. So, ito yung mga emblem ng mga Mazda Wagon. So, si Mazda Scram Wagon at saka si Suzuki Every Wagon, wala pong pinagkaiba sa mga parts. Galing sa pinakamaliit na parts hanggang sa pinakamalaki. Pareho lang po sila lahat. So, meron tayong chrome. So, ito yung ating chrome. So, sa basic natin na mga wagon, mga kol, wala po siyang body kit, wala siyang fog lamp dito. So, ayan. Ito yung ating headlight ng ating Mazda Wagon. So, itong headlight na to, pareho lang din sila sa headlight ng Suzuki Every Wagon. So, ayan o. So, meron tayong 13 inches magwell. So, original Japan. So, kinulayan lang natin ng white. Ayan. Retractable side mirror. Same pa rin sa Suzuki Every Wagon. So, made in Japan talaga to, mga kol. So, yung ating unit is high rope. Ayan. So, high rope at saka low rope. Pare-pareho lang po. Basta ganitong seat up. Hindi siya loaded. Wala siyang body kit dito. Kung mapansin nyo, hindi katulad ng yung mga tag 270 pataas natin. Meron siyang body kit dito. So, meron pa rin tayong rain visor. Ayan. Original Japan. So, plastic pa rin dito. So, yung ating tag 260, mga kol, wala po siyang power slide. Hindi katulad nung mga matataas na presyo, meron siyang power slide. So, ito, power window po ito siya, pero walang power slide. So, manual lang po siya lahat. So, naka-drum brake pa rin yung ating rear. Tapos, 13 inches mag wheels, pareho lang. Tapos, dito, nakatayo pa rin yung ating taillight. Basta mga wagon, mga unit, mga kol, ito pa rin yung ating taillight. Same pa rin sa Suzuki Every Wagon. So, buo pa rin yung ating back glass. Basta DG64W or DE64W, ganito po yung back glass nila lahat. So, high rope, meron pa rin tayong third light dito. Ayan, so, Mazda emblem, Mazda Scram. Ayan, so, sa term sa Mazda is Mazda Scram. Tapos sa Suzuki is Every Wagon. Ito, Mazda Scram Wagon. So, check natin dito. So, same pa rin sila dito. Plastic yung gilid natin. Ito, meron na tayong matting dito. Ayan. So, captain seat pa rin. So, check natin yung kanyang captain seat. Ayan o. So, captain seat, meron pa rin siyang headrest, meron siyang armrest, so meron siyang cup holder. So, pwede din natin to i-fold. Ayan. 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 So, ganyan kalaki yung space. Same pa rin yung space, yung loaded na mga wagon natin sa basic na Mazda Wagon or Every Wagon. So, ganito po yung ating space dito sa
rear or dito sa ating loob. So ayan oh. So lahat ng every wagon or Mazda wagon mga call is pwede natin i-move forward then atras. Then pwede din natin kung gusto natin ng kahiga konti para komportable tayo, pwede pa rin. So meron din tayong mga passenger handle dito. Ayan, meron din dito sa kabila. So meron tayong roam light. Ayan. So check natin dito. So power window pa rin tayo lahat mga kol. Ayan. So ito yung ating main power window switch. Ayan. So yung ating side mirror is auto fold din. Ayan. Ma-retract din. Tapos adjust natin to, lagyan natin sa left. Ayan o. So gagalaw lahat. Ayan. So dito meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Ayan o. Yan yung reverse camera natin. Tapos yung aircon switch natin, yung ating unit is aircon po lahat. Ayan o. So lamig ng aircon. So nandito pa rin yung ating hazard switch. Ayan o. Hazard switch natin. Ito ang ating park light switch. Headlight. Ayan. So high and low. Ayan, dito pa rin sa right side kasi sa Japan is nasa right hand drive yung kanilang unit. So binaliktad natin. So same pa rin sa original yung ating combination switch sa mga ilaw at saka sa wiper. Ito yung wiper natin nasa left side. So sa mga Philippine made or original na left hand, yung combination switch sa ilaw is nasa left hand. So yung ating dashboard is back to original pa rin yung ating kulay mga kol. Ayan, so meron tayong center mirror, rear view mirror, yung ilaw natin dito. Meron tayong lagayan, ayan. Same pa rin. Ayan, meron tayong sun visor. Ayan, sun visor. Passenger handle, ayan, magkabilaan. Ayan, yung kagandahan. Yung armrest, meron pa rin. Cup holder, meron pa rin dito. Pwede din natin i-move. Atras yung ating upuan kung saan tayo komportable. So, yung ating unit is power steering na din. Ayan, oh. Power steering. Tapos, yung gamit natin sa conversion is secondary gearbox o yung tinatawag namin na baki-baki. So, ibig sabihin yung rack end na original hindi natin ginalaw. So, stock po siya lahat. As is yung sa ilalim, naglagay lang tayo ng panibagong secondary gearbox para stock. Kung ano yung alignment sa Japan, ganun pa rin dito sa atin. Ayan. So, dito, meron tayong console box. Meron tayong lagayan dito. Cigarette filter. Ayan. So, ganyan kaganda. So, pwede natin yung ganun, no? So, check natin yung ating engine. Ayan. So, ito yung ating engine ng ating Mazda Scram wagon. So, pareho pa rin sila ng ni every wagon. K6E yung makina, 660cc. 4-speed automatic transmission with overdrive. So, yung overdrive natin, nandito sa ating shift lever. Ayan. So, ito, turbo. Tapos, EFI or electronic fuel injected. Ito yung ating mga injector. Ayan. So, ito yung ating turbo. PCB valve. Ayan. So, check natin yung power ng ating makina. Ayan. Kita natin dito. Ayan. So, kaya po siya ng 7,500 RPM or revolution per minute. So, dito, nandito yung ating throttle body ng ating makina. So, ito yung ating alternator. Ito yung ating aircon compressor, air filter, housing. Sa ilalim nandyan yung air filter natin. ECU, nandito. Main fuse box. Gauge ng ating oil. Ayan. So, gauge ng ating transmission or yung ating ATF automatic transmission fluid. So yan po yung ating
makina na 660cc with 63 horsepower. So check natin yung ating hood. So dito sa hood natin mga kol, makikita natin sa ilalim ng hood natin, makita natin yung ating windshield washer reservoir, wiper motor, radiator cap, yung ating brake fluid reservoir, coolant reservoir. So yan po yung ating tag 260 na Mazda wagon or Suzuki every wagon. So basta ganitong seating, ganitong setup mga kol, 260,000 pwera na lang kung meron kayong gusto i-additional sa accessories. So yan po, salamat po sa panonood. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads. Kagaya, ingat po mga kol, and bye-bye. God bless po.